po. Magandang gabi sa inyo dyan. Anong oras po ba? Anong oras po ba dyan? Tanghali po dito. Opo. Mag-aalas dos po ng hapon. Okay, magandang tanghali. David! Sigit po ha. Pahikwa na tubig. Pasensya na, na kayo at hindi ko kayo na-accommodate kanina kasi po talagang nakakapagod na po na kakauwi ko lang. May personal na gamutan po kasi. Apo. Nasa anong bansa nga po pala kayo? Switzerland po. Switzerland. Okay. Matagal na po ba kayo dyan? Matagal-tagal na rin po. Resident na kayo dyan? O ano? Hindi po. Okay. Alam niyo po, hindi pa talaga ako nakakain. At niluluto pa po kasi. Pa? Kailan po kayo nagkasakit? Bali, napansin ko po, last September, meron siyang unti-unti nangangating konti dito, tapos talagyan ko ng cream, nawawala, lilipat dito, ganun. Nasa buong katawan tapos, na po ba yan? Alam niyo yes, may... Po, kahit po, alam niyo may ano eh. Ng gamot. Ano po? May kagayang pasyente na kayo no, may kagayang pasyente na kagaya nyo yung sakit niya. Nasa ano siya? Qatar. At kakagaling lang niya. Siguro maabot ng ano, maabot din ng mga isang linggo bago siya gumaling. At ngayon po, so nakikita ko sa inyo may kulam ka po no. Nakikita ko babae at lalaki to eh. May nakauwi po ba kayo ng Pinas? Hindi pa. 3 years na pong hindi. 3 years. Sabi nung pandemic, opo. Wala ba kayong nakaalitan dyan? Wala po eh. Wala po. Kasi trabaho-bahay lang po ako dito. Nasa bahay kayo lang? Ngayon po, nandito po ako sa bahay ng amo mo. Okay. Pilit kong hinahanap tong dalawa, no? Kung saan to. Kung dito ba to sa Pinas o dyan lang. Pwede pong pakidescribe sa akin kung ano po yung itsura nila. Baka po sakaling makatulong ako. Na iano sa inyo kung sino sila. Nagpapautang ka ba? Opo. Ay, hindi po ako totaling utang. Bali, meron po akong parang tinulungan ko siya kasi that time po nawalan siya ng trabaho dito. Eh, pandemic po. Okay. So, opo, eh, hindi naman po ako yan naniningin. Bahala siya. Hindi, nahihiya rin po kasi ako magmaningin. Pero ganun lang. Hindi ko naman siya inaano. Yung bang wala akong sinasabi ano sa kanya. Itong lalaki, ito yung nag-utos. Tapos ito yung, itong babae, ito yung tumira sa inyo na. Ito yung may kaalaman. Tagari yan eh. Ayan. Yung babae, dito sa Pinas. Apo. Tapos itong lalaki, magkakilala kayo. Iwan ko kung anong galit niya sa'yo. Hindi ko masyadong maaninag yung mukha niya. Pero yung buhok niya is ano eh. Medyo parang ano, naga one length, no? Parang... Babae po. Hindi, lalaki po. Ang tumira sa inyo, babae. Ang nag-utos itong lalaki.
So itong lalaki, ito yung may galit sa iyo o inggit sa iyo o anong ano niya sa iyo. Nag-utos yan, oh. Lalaki po ba malaki ang katawan? Malaki ang tiyan? Siguro kasing laki ko. Parang, malaking lalaki po siya. Kasing laki ko. Ganyan. Pero yung buhok niya, pag ganun po, no? Nakikita ko yung buhok niya pag ganyan. At yun, yung mangkukulam taga dito sa Pinas. So, ibig sabihin yan. So, ibig sabihin yan, Pinoy din siya. Magkakilala kayo. Yung babae, yung mangkukulam, inutusan niya dito. So, sa nakikita ko, yung pinagagawa ng babae, parang pinasa sa inyo yung picture at pinasa sa kanya yung picture, no? Yung picture mo at kandila yung tinira. Oh, pinatuluan ng kandila yung picture mo kaya ganyan yung naging resulta sa katawan mo. Yung taga Qatar naman, iba din yung sa kanya kasi napaka yung sa iba Makati. Opo, Makati po. Ganun din yung sa kanya. Ganun din yung sa kanya, Makati, pero iba ang ginamit, mga insekto. So, ganito lang ang tanging masasabi ko sa iyo, no, maalis ko 'yan. Pero 'wag ka lang mag-expect ng instant, no. At ako nang bahala magpumarusa doon sa ano, sa mga sa taong yun, yung nag-utos at saka yung nagkulam. Apo. Maaari din naman natin itong gawin sa pamamaraan ng pagpapasapi. Ang tawag doon, kumbate, no? Kaso ang proseso nito, talagang kailangan ano, may kasama kayo dyan, may taga-ipit, may mag-alalay sa inyo, baka magwala kayo pag sumapi na. At yun, may taga-kamera din. Siguro mga dalawang tao o tatlong tao kailangan. Apo. Pero apo. The same kagalingan lang din yan. Kung papahawakan kita sa aking mga gabay, maalis pa rin yung apo. Kulam na yan. Maging mapagpatawad apo ka na lang kung sino man yung mga taong yan. At Diyos na ang bahala sa kanila. Opo, wala naman po ako mga anong iniisip na hindi maganda para sa kanilang. Sa akin po is yung mawala lang itong nararamdaman ko kasi nahihirapan na po ako. Siyempre, hindi po ako nakakatulog sa gabi sa sobrang kate. Buong katawan ko eh, talo na po yung likod ko. Maitim. Nagtataka po ako, bakit may marka-marka po nakikita niyo po? Marka-marka siya. Oh, maglalapnos yeah, talaga yan kasi ginamitan kayo ng orasyon at kandila, no? Ganun po yung pamamaraan ng... Lalo na po yung likod ko, ganun po. Mm. Ikaw ba nagpa-check ng doktor? Opo. Ano meron po ako mga gamot, pero wala naman pong ano. Iba po yung sabon ko, iba po yung lotion ko. Tapos, meron pa po akong iniinom ng mga gamot. Wala po eh. Tagal ko na pong ano. Hindi talaga yan, hindi talaga gagaling yan kasi nga spiritual yung sakit mo. At yan, ganito, may mga tao kasi na talagang kinakainggitan, lalo na yung mga mababait, matulungin. Minsan nga, dahil lang nainis sa kagandahan, no? walang karason-rason. Talagang pambihira na ngayon yung mga taong ano, talagang mga loko na ngayon yung mga tao, no? Pati nga yung mga pangkukulam, ina-upload na sa YouTube at ang dami ng totoo yan, kahit mag-search ka pa. Ina-upload na sa YouTube tapos ano, dami namang
kumokopya, no, na mga talagang walang kalam-alam na hindi nila alam na pag ginaya nila yon, kinuha nila yon, ay sila mismo sarili nila mapipinsala. Okay, ganito kapatid, pakikuha yung isang litrong tubig na ano, kung mayroon ka dyan. Pasensya po kasi nasa amo ako eh, then po yung alaga ako. Pero naglagay po ako ng tubig sa ano. Sige lang po, okay lang po. Akala ko nga kasi, akala ko bukas pa kita makakausap eh. Kasi pag gabi na talaga, hindi na talaga ako nanggagamot. Eh, yung kapatid mo naman, message ng message sa akin talaga. Talagang kanina pa po umaga yun dyan sa atin. Eh, sabi niya, ate, napakaparang napaka-busy nila eh. O hindi sabi po, ko, hindi po talaga lahat ng oras ay makaka-reply po ako. Lalo na't may personal na gamutan. Ito, minsan, malayo yun. No? Binibiyahe ko yun ng isang mahigit isang oras o kaya dalawang oras yung mga ganyan, no? Nagpapagamot. Tapos, yun nga, minsan, opo. Minsan talaga pagpagod, nag-online na lang talaga ako kasi nakakapagod din magbiyahe, napakainit pa po. Opo. Kuya, kung nagbabanggit ako ng pangalan, maano mo yung ano? Maano mong siya? Maaari. Maaari. Depende kung kumunikta siya. Kasi po mayroon po ako parang nakaalitan sa trabaho before pa po. Yung ngayon sabi, yung ngayon tanong ko sa inyo, may nakaalitan kayo dyan katrabaho mo? Hindi naman po totaling nakaaway ko siya. Ako po yung nag-adjust na umalis po ako sa trabaho kasi parahin wala na pong gulo. Ganon. Mm-hmm. Kasi po, ang inaano niya is mas matagal siya sa work. So, kailangan siya yung masunod. So, nag-give way po ako. Di bali po, mawalan ako ng trabaho. Oh, baka hindi niyo rin po alam, nung mag-give way kayo, ay naging masama yung epekto sa kanya. Siguro yung mga taong nakapalibot, naging masama na yung tingin sa kanya. Di kaya yung amo ninyo, ano, baka nalaman. No? Hindi natin alam yung mga tendency talaga na minsan talaga nagbibigay ng doon pa rin po siya sa amo. Doon pa rin po siya. Doon pa rin siya. Baka yung pag-alis mo nagbigay talaga ng negative impact sa kanya na. Mamaya i-message mo lang yung pangalan niya, wag mo lang sabihin dito. Kasi naka-record ako, ipapalam ko lang siya, naka-record ako. Ngayon, tatanggalin natin 'yan sa pamamaraan ng tubig na yan at sa mga gabay ko. Okay po. Dadasalan ko po ang tubig na yan, ipakita niyo po sa camera. Apo, dadalhin ko po ito sa ano, sa bahay ko. Bali, ilalagay okay. Ko po sa... I-transfer mo na lang yan. Transfer mo na lang. Okay po. Diyos amang magkapangyarihan sa lahat. Tagagawa ng langit at lupa, ako yung humihingi sa inyo ng basbas upang pakihawakan niyo po itong tubig na to. Pag magkaroon ng bisa at ang taong uminom nito ay gagaling sa pamamagitan ninyong spiritual na kapangyarihan. Maraming salamat Ama sa inyong pagtugon. Sa torari puti nito pera rutas sa torari buklamit po tito sa eksya sa torari puti nito puto sa Okay po. Pag ang tao may sakit espiritual, ang mangyayari sa lasa ng tubig na yan ay magiging mapakla, mapait, matabang, minsan naman sobrang tamis, manghang, maalat, basta hindi po siya normal sa normal na panglasa. No?
Sige po, uminom po kayo kahit dalawang lagok o tatlong lagok. Sige po, kukuha po ang baso. Sige po. Okay, lasahan niyo po. Normal naman po. Antayin natin. Malimig po ba ang tubig na yan o hindi? Hindi po. Okay. Okay, ayan. Sige, inumin niyo po ulit. Pakiinom po ulit. Pakiinom po ulit. Okay. Pakilagay po ulit. Ayan. Kung hindi natin malilitik sa tubig yan, tingnan natin yung kalingkingan niya. Normal po eh. Wala akong malasahan. Normal na water lang po. Sige po. Okay lang po yan. Minsan tinatago ng ano, mangkukulam yung kakayahan niya. Nararamdaman niya na ngayon yung pwersa ng dasal na yan. Parang medyo umaalat po siya. May ano yan eh, minsan hindi umiepekto agad, no? At minsan nga umiepekto pagkatapos na ng gamutan, no? Pero madalas talaga umiepekto pag dinasalan na. Minsan nga talagang mabaho yung ano niyan eh. Mabaho yung tubig, yung madalas na nangyayari din. Pakitingnan niyo yung ito, hinliliit niyo. Kita niyo po yung guhit na to, itong makapal. Itapat niyo po. Ito po, ano po? Itong guhit na makapal. 'Yan. Nakikita mo 'yan. Lahat tayo mayroon ganyan eh. No. Apo, ito po. Ngayon, itapat mo 'yan. Yung dalawa, no, ganyan. Tapos tingnan mo kung saan yung mahaba na hiniliit mo. Ganyan. Tingnan mo ganyan. Okay, tingnan mo yung kaliwa mo. Mataas. Tingnan mo. Ikaw tumingin, tingnan mo yung kaliwa, mataas. Opo. Oh, hindi siya pantay, no. Ibig sabihin, isa 'yan sa mga sinyalis na ang tao ay may sakit spiritual. Pero para sa akin, no, nakakita kasi ako ng aura. Pag ang tao may sakit spiritual, itong aura ng tao, itong parang singaw, maitim, no, maitim. Pag physical naman yung sakit, kulay gray yung nakikita ko. Pag walang sakit, yun, lalo na't masayahin yung tao, walang sakit, malusog siya, nagkukulay yung aura. Nagiging pula, blue, yellow, no? Basta't nagkukulay siya. So, pag may spiritual na sakit, kagaya mo, kahit ano pang pagpapaganda ang gagawin ng isang tao, sisingaw yung itim na yan, no? So ganyan yung nakikita ko sa inyo ngayon. Okay, una natin patagalin, no? Papahawakan kita sa aking mga gabay. Ang mga gabay ko ay mga arkanghel, sila yung mga katuwang ko sa aking pangagamot, kaya kahit malayo ay walang imposible sa kanila. Kayo'y hahawakan mamaya, no? Magiging usap ako sa kanila. Kayo hawakan niya, at pag naramdaman niyo na yan, hilingin niyo lahat po ng kabutihan sa buhay ninyo. Binakauna, hilingin niyo yung kagalingan, kalakasan sa katawan ninyo, no? At lahat na ng kabutihan sa buhay, hilingin niyo yung grasya, pati dun sa pamilya ninyo, lahat na, sa kapatid, sa pamilya, o sa kung may anak ka man, may asawa ka, hilingin mo yung mga grasya na darating, no? Na kung may problema man, hilingin mo rin yung solusyon doon. Okay. Pinaka-importante sa lahat,
humingi ka ng kapatawaran sa mga kasalanan na nagawa natin, kasi isa din po yan sa mga nagpapabigat sa katawan natin. Pikit ka po, huwag kang dumilat. Dumilat ka lang pag nasabi mo na lahat. Okay? Pikit po. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tagagawa ng lupa at langit. Diyos na mabuti sa kaitasan. Ako po yung humihingi sa inyo ng pahintulot upang pakiusapan ko aking mga gabay, upang puntahan tong taong to. Nakausap ko po ngayon upang alisin ang kanyang karamdaman at bigyan po siya ng kalakasan sa kanyang katawan. Maraming maraming salamat, Dakilang Ama, sa inyong pagpayag. Mga gabay, tinatawagan ko po kayo. Ako'y nakikiusap sa inyo. Pakipuntahan po itong taong to, nakaharap po ngayon. Iparamdam niyo po sa kanya ang inyong spiritual na kapangyarihan. Pakitanggal po ang lahat ng kanyang karamdaman sa kanyang katawan. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, kagalingan sa katawan. At kung ano man yung kasalanan na nagawa niya, sana po patawarin niyo po siya. Maraming 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 salamat, mga gabay. Pikit lang po kayo. Sa mga oras na to, pataasan niyo po yung paniniwala ninyo upang mas lalo niyo pang maramdaman. Ayan na. Yan na yung mga gabay ko. Tatlo ang andyan. Nasa likuran niyo po yung isa. Nasa kaliwa at kanan yung dalawa. Yan, hinahawakan yung ulo ninyo ngayon, yung balikat ninyo. Hawakan po kayo mula ulo hanggang talampakan ninyo. Mararamdaman nyo po yan. Mararamdaman nyo po na parang may binubunot ngayon, yan, ngayon dyan sa katawan ninyo. Oh, mararamdaman nyo na parang may inaalis dyan. Lahat ng negative energy sa katawan ninyo, aalisin nila yan ngayon. No? Yan yung kulam. Umpisa nyo na pong sabihin sa diwa nyo lang po. At lahat ng mabigat dyan sa puso at isipan nyo, sabihin nyo, nyo yan sa kanila. Pinaka-importante sa lahat, humingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos. Nagahalong init at lamig yung presensya nila. At pag mataas yung paniniwala mo, talagang makikita mo yan, yung kahit dyan sa pagpikit ng inyong mga mata ay makikita nyo ang liwanag nila.
pag natapos niyo na po sabihin lahat, pwede niyo na pong idilat yung mga mata. Pag natapos nyo na po kayong yung mangusap, itinyo na po idil. Okay. Talagang naramdaman ko po yung taimtim na pangungusap nyo po sa kanila na natuwa po yung mga gabay sa inyo. Ang tanong ko, naramdaman nyo po ba sila ang paghawak nila sa inyo? Huwag na po kayong mag-alala at naalis na po yung sakit na yan. Kung sino man yung taong yun, maging mapagpatawad ka na lang. Mga gabay ko na ang bahala sa kanila. Sila na ang bahalang pumarosa dun. Gumaan po ba yung may pagbabago po ba ngayon diyan sa katawan ninyo? Medyo ano-ano na po, gumaan na po yung pakiramdam ko. Pag may sakit spiritual kasi ang tao, talagang napakabigat ng katawan. Kahit yung katawan ng tao maliit lang, mabigat pa rin. No? Kasi yun po yung nagpapabigat. Ngayon, opo. Kung ano man yung mga manifestation dyan sa katawan ninyo, sa balat ninyo, mawawala po yan sa tubig. No? Maniwala lang po kayo. Pag kayo maliligo, kumuha lang po kayo kahit kalahating baso dyan. Ihalo nyo po dun sa pangligo ninyo. No? Wag lang muna kayong mag-shower o ano. Lagay nyo lang muna sa timba. O tawag dyan, baldi. Ganyan. No? Ihalo nyo po. Para, excuse me, para mapunta lahat dun sa katawan ninyo. No? Opo. Kasi yung tubig... Pwede ko po siyang dagdagan. Ganun. Opo, pag konti na lang, dagdagan nyo po ulit. Refillan nyo lang po. Refillan nyo lang. Okay po. Huwag nyo paubusan para hindi maalis yung dasal. Okay po. Internal at external po kasi yung tubig. So, opo. Kaya pwede nyo inumin, pwede nyo ring pangpunas. Okay. Maniwala ka lang po, no? Paniwalaan nyo lang po kasi yung mga nagbe-breast cancer nga na napapagaling po dyan.
Wala pong hindi gagaling pag hindi naniniwala. So lahat ng mga naniniwala ay talagang gagaling. Yan, pinadama ng mga gabay yung kapangyarihan nila. No? Naramdaman mo kahit malayo tayo, di ba? Yan, nagpapatutuo lang po ako sa inyo. Yan, okay. Huwag ka nang mag-alala, ha. At sige, kung i-message mo yung ano na yun, i-message mo lang sa akin na pagkatapos nito. Kung kumunikta ba. Ano po yung pwede kong gawin para po makapagpasalamat po sa inyo? Yung taos puso lang po ninyo na donasyon. I-message ko lang po sa inyo. Hindi po ako nangingin ng bayad. Donasyon lang po. Okay. I-message ko lang po sa inyo yung detalye ko mamaya. Salamat po. Salamat po. I-message ko rin po sa inyo yung pangalan niya. Okay po. Sige po. Opo. Hindi naman po ako nagagalit sa kanya. Okay. Yan. Opo. Maging mapagpatawad na lang tayo. Sige, madam. Maraming salamat sa inyo, sa inyong tiwala at yung tiwala ninyo sa Diyos. Maraming salamat. Dasal lang po tayo lagi, kailangan may Diyos sa buhay. God bless po sa inyo. Ingat po kayo dyan lagi. Salamat po. Sige po.